Guys, gusto nyo ba ng murang panghanda ngayong Pasko? Pwes, try nyo na din ang recipe na to, paniguradong magugustuhan nyo. So, hatiin natin sa gitna ng chicken breast para mapanipis natin to. Make sure na natanggal nyo yung mga buto nito. Nilagyan ko lang to ng cling wrap at papanipisin natin to gamit ang meat mallet. Kaya ginagawa natin to para lumapad yung manok nyo at madaling irolyo. So, okay na to guys, ganito dapat kanipis ang manok nyo. Paskong Pasko na sa mesa ko, kaya bigyan nyo na po ako ng regalo. Butburan natin to ng asin. Paminta. At paprika. Spread lang natin to mabuti. Then, lagyan natin to ng sliced ham. Sunod naman yung sliced cheese. Irolyo lang natin to ng dahan-dahan na may konting higpit. Sabi nga nila, ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Pero bakit sa'yo, ito'y panahon ng tagu-taguan. Yung tipong namamasko sa'yo yung inaanak mo, tapos lahat ng kaibigan kasama nito. Guys, cling wrap ang ipanglalak ko dito, pero pwede din naman toothpick kung wala kayo nito. Mas gusto ko kasi yung ganito, para walang istorbo kapag nagpipirito. Ilalagay natin to sa chiller ng kalahating oras para maglock ito. Gawin na natin yung white sauce. Magtunaw tayo ng 2 kutsarang butter. Kung nagtitipid kayo, margarine ang gamitin nyo. Tapos maglagay tayo ng 2 kutsarang harina. Then, maglagay tayo ng 1 tasang evap. Guys, paunti-unti lang paglalagay nito para makuha yung tamang lapot na gusto nyo. At kailangan mahina lang ang apoy nyo para hindi agad masunog ito. Pero mamaya, ituturo ko yung mayo garlic sauce para mas makatipid kayo. Next, lagyan natin ito ng asin. Hindi ko dadamihan kasi maalat yung butter natin. Sunod naman ay paminta, pampalasa. Maglagay din tayo ng 1 kutsarang parmesan cheese. Pwede din yung sliced cheese ang ilagay nyo at tunawin nyo na lang dito. Pero hetong sauce na lang ang gawin nyo kung nagtitipid kayo. Kalahating tasang mayonnaise, 2 pirasong dinikdik na bawang, 2 kurot ng asin at paminta. Maglagay din kayo ng konting tubig para mabawasan ang lapot nito. So balutan natin yung ating manok ng harina. Next, sa itlog naman na may asin at paminta. Pinakahuli sa breadcrumbs. Pirituhin natin to into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Kailangan yung kalahati nakalubog sa mantika nyo. Tingnan nyo naman guys, ang ganda ng itsura. So, luto na to. Next, hiwain na natin to para makakain na tayo. Heto na ang ating cordon bleu. Try nyo na din ang recipe na to ngayong Pasko. Maglagay din tayo ng parsley flakes pampaganda. O diba, ang sarap ng itsura, masarap ito at madali lang gawin. Bakit ka pa bibili kung kaya mo naman lutuin?